What is up, YouTube? I am back for another video, and today tayo ay nagbabalik dahil meron tayong i-unbox ang Rockshox Judy. Mabilis ang review lang mga kapidal, no? And shoutout kay Densho ng Densho's Bike Shop sa pagpapairam ng malupit na bike parts na ito, at saka sa sponsor na t-shirt, which is yung Maxis t-shirt na suot-suot ko ngayon, no? Sa mga gusto magraw na ito at gustong bumili ng mga jerseys, t-shirt, port, you know, anything na tungkol sa pagbabike, mga parts, mga frame, buong bike mismo, message yung Densho's Bike Shop, nasa description box sa baba yung kanilang link ng Facebook. Alright, so ito na mga pedal, buksan ko na siya ng hindi tayo magtagal, no? Unang bukas, makikita niyo agad yung kanyang eggshell. Ayoko kasi siya magasgas eh. Wait lang, tanggalin ko lang. Ito yung nakahiwalay na flower ng mismong port, no? Yan ang maganda sa mga port kasi yung iba, mga ibang brand, no? Nagbenta sila pero hindi kasama yung bulaklak ng mismong tinito. Maganda yung kailangan talaga, meron lang doon mga pedal. So itatabi ko lang ito. And ang puting na deep shot. Oops, magasgas. Essential maker can't stay there. Yan. Oh yeah. Napaka-cute. Oh, ito po siya. Rockshox Judy. Yan yung pangalan sa taas. Judai. No? Okay. So, bigay ko na yung mga specs sa inyo mga pedal. Glossy black yung kanyang design. Tapos, this one, itong nasa atin ay 29. This one is 120mm yung kanyang travel. No? Medyo mataas na yun. Good na good yun sa mga basic trails. So, this one is a tapered mga kapidal. Ito yung kanyang lockout sa may right side, no? So ito naman yung kanyang sa air, no? Ito po, merong mga tinatawag na single at dual air, no? Meron iba, dalawa yung air, pero this one, isa lang, no? Yung mga single air, ito po yun, no? Nandito yung kanilang adjustan sa mga nagpapa-adjust ng mga port. Gaya ng ginawa ko sa aking machete dati, no? In-open ito, naglalagyan ng pressure. Para tumaas yung port, pero hindi yun basta-basta ganun lang, no? Merong mga ginagawa yung mechanico para itaas yung port or yung travel, at naibababa rin nila by removing this or adding air sa loob, no? Ito ay, alam ko, boost type ito mga kapidal, yan. Itong nasa akin, specifically boost type yung nasa akin. Ito ay for true axle. Ito yung specs ng kanyang axle sa ibaba mga kapidal. This one is 13.5, 80 to 120 pounds. Yan, yung torque cap, compatible 15 by 100 mm siya. Ito yung kanyang loob mga kapidal, yan. Ay, yung ilalim. Yan, ha? Binigyan ko lang kayo ng mabilis-bilis na specs. Ito yung sa kanyang rebound, no? Medyo iba yung design niya. Medyo parang may hook, no? Pero yung kanyang rebound. Ito mo nalang sa size, sa 27.5 meron siya. 29 itong nasa akin. Ngayon, yung travel ng 27.5 is 100-120. Same lang naman ng 29ers nila, which is 100-120mm din yung travel ng mismong port. Tapos, yung kanyang exterior tube is tapered, 1.5mm yung kanyang size. Yung sa axle na sa baba, yung sinasabi ko, this one, 15 by 110mm. Okay? Tapos, yung minimum rotor na kaya nyo ilagay, which is yung rotor, ano man tawag sa Tagalog nun. Anyway, yung rotor, yung disc na pinagkakapitan ng inyong brake till 160mm yung kaya niya. Hindi lang pwedeng sakay ng sakay or lagay ng lagay. Tapos, yung kanyang extension mga pedal, this one is 30mm. Ito po yun yung taba, no? Yung travel, ito yung travel. This one is naka 120, no? Tapos, yung kanyang extension is 30mm. No? Okay, mag-alala mo rin yung kamay ko. And hindi ko naman siya ginagas kasan. Yung weight nito mismo kapidal, hindi ko natitimpa ngayon kasi I'm looking at their website, no? Yung kanilang website, sabi dito, this one is 1.82 kilogram, no? Yun yung timbang niya, no? Hindi ko na gaano, kasi, I mean, all of you guys are familiar naman bago nyo bilhin yung mga parts na binibili nyo. I'm just giving you the, you know, yung mga wala sa mismong bike shop. Kasi minsan, yun yung nangyari. Pag napunta sa bike shop, ang nagiging basihan natin is the price, no? Some review, parang sikat si ganito ngayon, tapos medyo maganda yung price, why not? Bakit natin hindi bibilhin, no? Yun yung nagiging basihan. Hindi naman sinasabi sa lahat ng bike shop, no? Na pagpunta mo sa bike shop, ganito siya, non-boost, yung size ng tension niya, 30, yung size ng stanchion niya, ganon, yung travel, ganito. Hanggang ganito yung millimeter na kaya, hanggang ganito yung kayang ilagay na rotor. Depende na lang, siguro kung sasabihin or tatanungin nyo lahat ng yun sa bike shop.
Basically, ang sinasabi ko lang dito is para magkaroon lang kayo ng idea kung kayo ibibili in the future na yung may mga tanong niyo sa sarili niyo na hindi naman isasagot sa bike shop or sa kung saan niyo man bibilihin sa online, at least nasasagot dito, no? Pero I'm basing it pa rin naman sa website mismo ni Rockshop. Kasi usually, yung Rockshop ay nagbibigay ng QR code, nagbibigay ng website nila kung saan niyo pupuntahan. Like this, you can visit for tuning tips, for information and checkout. Meron silang trailhead.com that Rockshop. Ayan yung link. Gaya nito, no? So, pinupuntahan ko lang yan mga kapedal, and then, chinecheck ko doon kung ano yung mga details, yung specs ng mismong port. Para at least may idea ako, may ibigay ko sa inyo. So, ang sabi nila dito, this is a standard basing doon sa mismong Rockshop, no? Ito yung sabi nila. Kung ikaw daw ay less than 140 kg or 63 kg, ang dapat na hangin dito ay around 50 hanggang 70 psi yung hangin na papasok. Kung ikaw naman ay 140 hanggang 160, 63 kg hanggang 72 kg, dapat ang psi or yung pressure ng hangin na papasok dito ay 70 hanggang 85 psi. Ngayon, kung ikaw ay 72 kg hanggang 81, 85 hanggang 100 psi. Do not exceed 205 PSI. Yun yung sabi dito sa Mesa settings nila. Now, yung kanyang presyo mga kapedal, ito, yung price mga kapedal ay depende pa din sa inyo kung saan nyo siya bibilihin. Pero I'm just giving you the price kung saan ko to nakuha or kung sino yung nagpapayaram sa atin para i-review yung isang product, no? Sa Dentsu's Bike Shop, ang SRP nila is 15,000. Itong Judy na 2022. Meron sa mga website na nagbibenta ng 16 or more, no? Mas mahal sa kanila. Meron din naman nagbibenta na same price as this, 15,000. Pero depende sa inyo mga kapedal. Kung may makita kayo na mas mababa sa 15,000, same ng item na hawak ko ngayon, and that's wonderful mga kapedal. Sobrang lupit nun. Sobrang solid nun kung makakuha nyo mas mura. Pero sinasuggest ko lagi, since kilala ko naman yung mga nagbibigay ng bike parts sa atin, sa Dentsu's Bike Shop, sa Arvin's, sa AJ's Bike Shop, meron sila mga murang parts. Binibigay ko yung mga presyo na pwedeng possibly na makamura kayo, no? Pero depende pa rin sa inyo mga kapedal kung saan kayo bibili. Pero ang focus ng vlog na ito is to let you know kung anong meron sa port na ito, kung anong meron sa item na to. No? Since hawak natin si Rockshop, I recommend na ito si Rockshop for 15,000 na budget, brand new, and napakaganda mga kapedal, napaka-legit ng kanyang disc sa nga. So yun lang, ayoko nang pahabain kasi, you know, this is just a port ng mga kapedal, hindi naman ito masyadong komplikado para ipaliwanag na napakahaba. I think hanggang dito na mga kapedal, ayoko nang pahabain, and maraming salamat kapedal sa patuloy na pag-suporta. Kung ako man ay medyo lumis ng onte sa pagbabike, salamat pa din sa panonood. Kung ako man ay babalik ulit sa pagbabike at nabili ko na yung bike, and andiyan ka pa din, maraming salamat. Ngayon ko ikaw ay bago sa aking channel at ngayon ka na nakapanood, ako po pala si Charles at ako ay nagre-review ng mga bike parts. Ako rin ay nagbabike, ako din ay nag-gym at kung ano-ano pa man, no? Kung may mga tanong ka, just huwag ka mahihiyang mag-comment or mag-message sa aking Facebook page. Please, paki-follow yung ating Facebook page, Charles Pedal. Pa-subscribe na rin kung ikaw ay bago. And click mo na rin yung notification bell para at least pag may upload akong susunod, ikaw ang unang-unang makakaalam, no? So maraming salamat mga pedal sa patuloy pag-suporta. Hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. Thank you so much. Bye-bye for now. Peace out.